Magandang araw, magandang gabi mga kapatid. Gagawa lang po tayo ng short video dahil sa nangyari kahapon na in-upload ko ay hihingi lang po ako ng sorry sa mga nasakta natin or na nasagi ang kanilang mga damdamin. Hindi ko po intended na makasakit ng kapwa dahil kung sakit po talaga, ayoko na nakakasakit ng kapwa. Ang ano ko lang po ay hindi ko alam kung bakit hindi ko matiis na hindi ilabas yung sama ng loob ko dahil baka naman po ako atake sa puso. Ngayon po ay hihingi po ako ng sorry sa mga nasaktan kong ang damdamin, lalo sa mga Bukana vloggers, dahil nabanggit ko yung Bukana vloggers, pero hindi ko naman po talaga nila lahat. Pero kung kayo po ay naepektuhan doon sa aking video kahapon, ay hihingi po ako ng sorry sa inyo, at lalo-lalo na kay Idol Japper Sniper. Idol, sorry talaga. Hindi ko, wala akong intention na makasakit. Nagkataon lang talaga na hindi ko alam kung bakit lumabas sa bibig ko dahil siguro sa sama ng loob at sa sobrang stress ko na dito sa siyempre dito sa lugar na malungkot dito. Kahit dito yung Amerika, kasi dito sa Amerika depende sa lugar kung may lugar na maraming tao na pwede ka makasalamuha, hindi katulad dito sa lugar ko, kasi dito ay industrial city itong lugar na to, kaya halos lahat ng tao busy sa trabaho. Kung magpapangita mo kayo, punta kayo ng market, saka kalaki kaya lang nyo makakamit yung ibang mga Pilipino, makapagkwentuhan, hindi naman kwentuhan ng maiksilang dahil hindi naman pwede mawa dahil nga puro busy tao. Nalungkot lang ako kasi nga dahil nga sa mga pangyayari ng ewan ko, basta lang sumagi na lang sa isipan ko yung kumbaga, hindi naman, parang bigla na lang dumapo kahapon yung kalungkutan ko at napaisip ako kung bakit, kaya nga natanong ko sarili ko, bakit, ano ba yung pagkakamali ko. Kaya pasensya na po kayo, ito gagawa lang tayo ng short video, sino man po talaga yung mga nasaktan. Ayoko na nga sana nga po talaga mag-vlog kasi nga na-stress na nga tayo dahil siyempre gumagawa nga ako ng magandang video na sarili kong content, pero ang nangyayari wala kang nanonood. Hindi ko alam nga kung ano pa yung kulang. Pag gumawa naman ako ng kumbaga marites content or chismis, ay maraming ang viewers, pero marami rin nagagalit sa akin, marami nang babas. Shout out sa mga basher, na pasensya na rin po kayo, mahal ko po kayo kahit na binabas niyo ako, dahil at least nakakadagdag kayo ng views. Taos puso po akong humihingi ng kapatawaran sa inyo mga kapatid sa mga solid na viewers naman natin, solid na viewers ng solid family. Taos puso rin po ako nagpapasalamat dahil kayo ang nagpapalakas ng loob ko, at binasa ko po isa-isa yung mga comment nyo, at ang gaganda ng mga comment nyo, ang mga payo nyo, magaganda po, kaya humihingi rin po ako ng pasasalamat sa inyo. Sana po mapatawad naman ako ng mga nasaktan ko sa upload ko kahapon. Kaya po, hindi po ako halos nakatulog kagabi dahil nga sa kaisip na yung mga nababasa ko sa comment na siyempre may mga nasaktan, at saka yung mga nagpasukan sa live na kagabi rin na nila, pasensya na po kayo. Marami namang positive comments, pero siyempre ayoko rin may nagagalit sa akin. At
hayaan nyo po na kahit na ano, tiyatsaga akong mag-vlog dito nang hindi na aasa sa mga sinishare na video. At susundin ko po yung payo nyo kahit pa paano. No, yun nga po, inasabi ko na rin sa vlog ko. Noong lalo na noong talagang napakaliit na views ko, halos minsan eh more than 30 minutes eh makakakita ka lang ng views ng mga 15 viewers. Sabi nga, ano pa ba ang gusto nyong gawin ko? Dahil kung maaari nga lang tumuloy sa tumalo sa tulay, eh gagawin na natin. Kaso sabi nga ni Idol eh, viral yan, kaya lang hindi mo na rin mapapanabangan eh, baka patay din, di ba? Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Talagang hindi ko alam nga po kung bakit ko nagawa rin noon, dahil siguro dala na rin ng damdamin. Kaya sorry po, sorry. Kasi naipangalan ko ang Bukana Vloggers, pero hindi po doon lahat yung mga ganong pangyayari na sa tulad niya nasabi ko sa vlog ko, na hindi po doon lang nangyayari yung mga bagay na yun, na yung patulad ang nangyayari sa akin. Kasi may mga nagko-comment din sa mga vlog ko tungkol sa nga sa siyempre pagtulong-tulong natin, at meron ding hindi rin naman mawawala yung may magbabash kahit pa ilan nila. Kaya napaisip ako kung bakit. Kasi nga, kaya ako nasabi na kung itatangkili at or i-appreciate ba naman ang mga viewers yung aking vlog dito, hindi na ako papasok sa ganung content. At yung sarili kong content na lang dito, kaya lang, baka nga kayo magsawa. Kasi ang content ko lang nagagawa rito ay yung pag-thrifting, yung pag-recycle. Dati, pagluluto. Ngayon, pati pagluluto, dahil nga maliit ang views, hindi ko na binablog. Nagluluto man ako, pero hindi ko na binablog. Kasi nga, hindi, yun nga, ang pagbablog ay hindi naman madali. Pagbablog, okay. Medyo may makadalian, pero pagdating sa pag-i-edit, lalo na pag may trabaho, bawas ang trabaho sa trabaho ko ngayon, pagdating mo sa bahay, kailangan pa mag-edit. Minsan nga, nagtatampo na sa akin si Nanay Lisa, kasi halos din ako nakakausap. Dahil pag nag-edit ako, nag-susot na ako ng headset dahil gusto ko makakapokus sa pag-edit. Kasi nga, merong pag-edit na pag minamadali mo, yan, nagkakaroon pa ng copyright, nasasayang yung effort, di ba? Humihingi ako ng talagang dito sa puso ko, nanggaling dito sa puso ko na sorry or pasensya na po sa mga nasagi ang damdamin or nasaktan ko sa vlog ko kahapon. Sorry po, at salamat din naman po sa mga naka-appreciate or naka-relate sa vlog ko kahapon, dahil marami rin palang sa mga comments na basa ko na maraming mga vlogger na ganoon din ang nangyari. Kaya nga hindi lang po sa Bukana, kahit sa ibang lugar po nangyayari yung ganyan. Hindi po sa Bukana lang. Nabanggit ko lang yung Bukana dahil siyempre, solid supporter tayo ng Bukana, ng Bukana Vloggers. Kaya, yun ang kagad na pumasok sa isip ko. Kaya, pasensya na po. Talagang, hindi ko alam kung bakit ko rin nagawa yun. Siguro dahil sa sobrang stress na, kasi alam nyo, yung trabaho rito sa Amerika, stressful yan. Kaya lang, yung iba, siyempre, na-enjoy nila lahat pagka medyo kabataan pa, na-enjoy nila yung trabaho.
ako nga, sabi nga nung may nag-comment sa vlog ko kahapon na bakit daw hindi ko i-vlog yung kwento ng buhay ko. Eh kung ikukwento ko po ay parang baka maawa na naman kayo at may mag-comment na naman na nagsiselfie ako. Ayoko po nang gano'n, ayoko nang akawan ako. Pero kung gusto nyo, gagawa tayo ng panibagong vlog para doon. Ikukwento ko yung buhay ko. Para malaman nyo rin kung siguro. Kaya siguro nagiging ganito yung mababaw ang aking damdamin sa mga bagay na ganyan dahil sa kwento ng buhay ko. Ano, gusto nyo ba? Ikwento ko na rin ngayon? O sige, umpisa natin. Isasama na rin natin dito para malaman nyo rin kung bakit ganito yung ayaw ko para matampuhin ako or anything madaling masaktan ang damdamin dahil nga sa yung aking buhay. Ako po ay ang tunay ko pong pangalan ay Fernando Sailon. Pinanganak po ako na October 27, 1962. 4 years old pa lang po ako ay naulila na ako sa ama. Tatlo po kami magkakapatid na naiwan ng tatay ko. Meron po akong kapatid na busong babae. 1 year old pa lang siya namatay sa sakit dahil sa kahirapan. Dahil nanay ko nga lang at saka lola ko nagtataguyod sa amin. Nagbubukid. Kaya maaga rin namulat ang aking isipan sa mga trabaho. Mapabukid man yan, pag-aalaga ng hayop, pag-compon ng bahay. Namulat po ako dyan dahil nga sa kahirapan, kailangan bata pa lang, sumasama na ako sa paggagawa ng bahay, pagkukonstruksyon. Hanggang meron pa nga kaming naging trabaho na nagtitibag ng bato. Yung ginagawang riprap, kung tawagin sa amin nung araw ay iskombro. Yung panggawa ng riprap. I think grade 6 pa lang ako noon. Noong panahon na yun. Hanggang sa makatapos ako ng high school. Elementary. Salamat din ako dahil nga may nag-i-sponsor ng una kong pag-aral from elementary to high school. May sumusuporta na taga rito sa Amerika. Yung family welfare agency. Doon sa family welfare, nagtrabaho na nanay ko ron sa opisina. Siya ang tagaluto ng mga taga-opisina kasi sa loob yun ng seminary. Yung seminary doon sa amin. Wala rin silang makuha na tagalinis or janitor. Hindi naman kaya na ng nanay ko. Dahil siyempre, pagod na rin sa pagluluto, pag-asikaso sa mga tao rin sa opisina, kinuha nila ako sa janitor nung na gabi ako maglilinis. From there, doon ako kumuha ng pambaba. Kasi ang sagot lang nung naging sponsor sa amin, yung mga libro, notebooks, uniforms, pero yung pambaon mo sa araw-araw, nanay ko ang nagbibigay. Kaya ginawa ko para hindi naman para makatulong kahit konti sa nanay ko. Nag-janitor ako. Nag-work student. Tapos dalawa pa trabaho ko noon nung high school ako. Janitor sa gabi tapos madaling araw may farm doon yung Amerikano rin ni Ari sa loob din ng seminary. Bago ako pumasok, maglilinis muna ako ng tawagin namin ni Turel, yung kulungan ng baboy. Hanggang doon na rin ako naliligo, doon ako nag-BBS bago diretso sa pagpasok. Para kumita lang ng konti, para siyempre matulong sa pamilya namin.
Matapos nung makatapos na ako ng high school, ipinasok ako ng tiyahin ko doon sa kumpanya ng lolo namin. Hindi naman kumpanya, kumbaga CEO siya doon sa local electric. Nagahukay ng pagtataniman ng poste. Construction department. Mano-mano yun kasi ang palibas pag cooperative sa mga probinsya, kahit walang kalsada, tinatayo ng poste yan para lang matawid yung maliliit na baryo. Kaya yun ang naging trabaho. Tapos from there, I think naka 5 years ako ron, binili naman ng Manila Electric Company yung First Cavite Electric, yung local electric. Nag-try ako mag-exam sa Meralco kasi kahit na ano, dahil binili nila yung kumpanya, naging agreement nila, binigyan ng tsansa yung mga dating empleyado ng local electric na makapasa sa Meralco. Eh, nung araw, mahigpit ang Meralco. Pag hindi ka college, hindi ka basta makakapasok. Binigyan kami ng tsansa. Nakapasa naman ako sa exam. Ayun, doon na nagtuloy-tuloy hanggang nag-umpisa ako na as a meter reader doon, yung sa mga baryo rin sa lugar ng sa Cavite, ang pinupuntahan ko para ma-reading yung bahay-bahay. Tapos naka 27 years ako ron hanggang sa mag early retirement ako. Gawa ng itong asawa ko ay merong kapatid niya rin sa Amerika na nagpetisyon sa kanila magkakapatid. Siyempre, asawa ko siya. Kasama niya ako. Kaya nakarating ako rito. Yun ang buhay ko. Kumbaga, kaya marami akong alam na trabaho dahil nga ro sa experience ako. Umpisa sa pagkabata. Gumagawa nga rin ako ng mga lamesa, yung office tables, upuan, sa bahay ko sa Pilipinas recycled materials ang ginagawa kong upuan doon. Ngayon kung yung pang-apata na dining table, pamaliit na ano, dahil nauso nga rin yung mga apartment na maliliit lang yung mga pandalawahan tao. Kaya nagawa ako ng lamesa na ibebenta ko naman. Yan lang, siyempre, gagastosan mo rin yan. Kahit na-recycled siya, yung pang-finishing nun, gagastosan mo. Siyempre, liha. Yun ang naging buhay ko. Tapos dito, pagdating ko rin sa Amerika, unang trabaho ko ay sa maliit na kainan or parang kantin ng Pilipino, mga Pilipino restaurant na maliliit dito. Unang trabaho ko ay sa Delias Restaurant sa Carson. Tapos hindi ko masyadong nagustuhan yung pamamalakad noong may-ari kasi lagi siya nagmumura. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, madali masaktan ang damdamin ko sa mga ganong bagay. Nag-try ako mag-apply sa iba doon sa Tita Celia's. Doon din sa Carson, taga Bulacan ang pamilya nila, tropa ng Ginto. Yun, natanggap ako ron, tagal din ako ron. Doon sa Delias, nakatagal din yata ako ng 3 years. Doon sa Tita Celia, I think nakatagal ako ng 2 years. Kasi from there, yung pinsan ng asawa ko, sabi na, oy, may opening doon sa Hyatt Hotel.
baka gusto mag-apply. Nag-apply ako. Tanggap naman as a night cleaner. Balik tayo sa pag-janitor. At the same time, room service. Pag kami kailangan yung mga tenant or tawag doon, visitors doon sa hotel, amenities, yung kailangan nila, tatawag yon, yon ako nagdadala. Maganda rin nakita ko kahit papano. Kasi meron akong tip. May mga mababait na guest nagbibigay. Meron naman talagang parang ano, yung stricto na babastusin ka pa, gano'n. Naranasan ko lahat yan. Tapos, ang nangyari, kaya naman ako naka... Ano yun? Doon yun sa South, sa LA County. Nangyari naman kung bakit ako nakarating dito sa North. Eh, nagsara yung Hyatt Hotel dahil sa COVID. Okay, kasi meron na, meron, kumikita pa rin ako noon, may sweldo ko dahil galing government, yung EDD, assistance ng government, sweldo, dahil sa COVID. Almost 3 months din na wala akong, hindi ako nagtatrabaho nga sa kumpanya. Ang ginagawa ko, minsan sumasideline ako yung nagkagawa ko ng mga patio, nagpapalit ng flooring ng patio, yung papalit ng sanepa ng bahay, nagkakabit ng mga improvised sa shelves doon sa ano, kumikita naman kahit papano. Tapos nagkaroon nga ng ano, tinawagan ako ng pamangkin ko, sabi niya, "Tito, gusto mo mag-apply dito sa Tesla?" O sige ako, makakayanin ko pa yan. Nag-apply ako, isang interview lang naman din, nakakapasa naman tayo, hanggang sa nakapasa nga, hindi, kaya nga dito tayo ngayon. Dito ngayon ay nakaka 4 years na yata ako. Kaya kailangan, baka dito na ako rin ako magretiro, I don't know, hanggang saan maabot ang katawan natin, ang kakayanan natin. Kasi siyempre, yung trabaho sa factory, hindi, ano, hindi ko pa naranasan yan doon sa Pilipinas, ang trabaho sa factory. Maganda nga sweldo, kaya lang talagang pagka yung medyo minaramdaman ka na sa katawan, hindi mo na kayang kumilos ng katulad ng kilos ng iba na, kasi pang kabataan talaga, pang kabataan yung trabaho. Pero nakakatrabaho naman, kaya lang hindi na pwede makipagsabaya sa kanila. Kaya tsaga-tsaga na lang siguro. After 30 years, mag-re-retiro na rin naman ako. Kaya, antay-antay na lang. Oh, paano, ayan, mga kapatid. Siguro, ang gandit na lang itong vlog na ito. Naikwento ko na rin sa inyo yung buhay ko. Kaya, pasensya na po kayo. Kaya siguro, maramdamin akong tao dahil nga doon sa maaga akong naulila. Pagka kasi nung araw, pag sinabing ulila ka, yung inaapi-api ka. Kaya, sa ano ko sa isipan ko na magsisigap ako. Kaya nagsigap ako, at least doon sa Pilipinas, noong bago ko umalis doon, meron naman akong naiwan na, naiwan ko yung mga anak ko kasi hindi na sila nakasama dahil may mga asawa na. Naiwan ko rin sila nang hindi naman sila magugutom. Nung nag-retire kasi ako sa Meralco, nilamsam ko hindi ako nagpa-pension dahil magpo-forgood na kami rin sa Amerika. Baka pag pera, pag-awayan pa nila. Siyempre, hindi natin masasabi yun dahil hindi malang kung sino mag-ahawak. May iba kasi ilang anak ko, dalawang anak ko, may trabaho. Yung buso lang na naiwas sa bahay na siyang nag-alaga ng bahay at sa anong apartment. Kaya nga, inihip ko, ilamsam. Bumili ako ng isang property na buo ng bahay. Lumipat kami ron. Medyo malaki-laki. Tapos yung aking dating napundar na lupa na bahay din. Bahay na rin yun. Pero yung nakaready na for a building. Kasi maganda ang poste na nilagay ko ron. Maganda bakal. Maganda pagkakagawa.
Kaya nagawa kong hanggang fourth floor yon. Yung fourth floor ay rooftop, tapos yung tatlong floor ay mga kwarto na apartment. Kaya kahit papaano, hindi na magugutom yung mga naiwan kong mga anak doon, mga apo. Pero siyempre, kahit papaano, susuportahan pa rin natin yun dahil siyempre pag-aaral ng mga apo, hindi na makakayanin ng ano ko kasi nagluko yung asawa, iniwan siya, nag-iwan ang anak, edi siyempre sino pa rin tatakilip doon. Yung panganay ko naman, nakapasok din sa sister company ng Meralco, maganda rin ang trabaho, may isang anak, nasa Dubai naman. Yun, nagkahiwalay din sila, hindi ko maintindihan din. Tapos yung pangalawa kong anak, ay ngayon humahawak ng maliit kong business doon na yung sa mga vintage cups, mga pinapadala kong mga vintage na jackets, yung CA to PH thrift store ko ron. Siya ngayon na nag-ahawak. Yun lang ang nakakatapos ng college, pero ay naman magtrabaho sa kumpanya. Kaya ayun, siya ngayon nagmamanage kahit papaano. Sabi ko, ayan, para hindi ka rin, hindi, kasi may anak na rin siya. Kung mga panggata sa pang araw-araw niyo, sige. Ayan, sa ikaw umawak niyan. Kaya lang, ganda mo paghawak. Siyempre, kailangan din natin yung, kumbaga, yung profit lumaki. Ang tawag doon, yung profit, hindi mo, kumbaga, 20% lang ng profit or 30% ng profit ang gagalawin niya. At saka, siyempre, impunan, mabalik natin para mag-cycle yung ating business. Salamat sa pagtsatsaga nyo at pakikinig sa buhay ni Tatay Pandong at sana yung mga nasaktan ko na ano mapatawad nyo ako. Magpapasalamat din nga pala ako sa Planet Sovereign, kay Nay Mopan Fitness, mga kapatid natin sa Planet Sovereign, dahil pinapalakas nila ang loob ko at sila pang nag-live para sa akin dahil nga wala tayong time or hindi ko kayang makapaggawa ng live dahil hindi ko kayang magpasaya dahil nga sa kalungkutan na naramdaman natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Kinasis Etsmi, marami, kinakabakas Jeremiah at sa lahat ng pumasok sa live kagabi, maraming salamat po. Sana okay magsawa at magsuportahan lang po tayo para lumaki lalo ang ating pamilya, mga kapatid. Hanggang dito na lang, mga kapatid, at nag-iingat kayo lagi, gabayan tayo ng Panginoon at mahal ko kayo.